Hi guys! Welcome dito sa Resan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Heartbroken. Dahil sinasaktan ka, nagkaroon ka ng self-love. Naging cold ka, natuto kang i-priority yung sarili mo. Nag-set ka na ng boundary. You see your self-worth, yung halaga mo pati, your value as a person, intellectual, logical ka, resilient ka, strong yung isip mo. You're strong mentally. And sharp yung thoughts mo, yung thought mo, yung isipan mo. Maingat ka na ngayon. Hindi ka na basta-basta nagtitiwala. Meron kang kinakap sa buhay mo. Meron kang tinanggal sa buhay mo or sineparate sa buhay mo. So yan. Libra, Gemini, Aquarius. May person ka ba? Meron. King of Swords. Four of Pentacles. Takot na mawala sa kanya yung stability niya. Yung pwedeng emotional stability, mental stability. Yung nagsiset din to ng boundary eh, yung person mo na to. Ano din siya? Intellectual and logical din. So, pareho kayong dalawa. It should match. Match kayong dalawa. And keeper to, meron siyang iniingatan or meron siyang kinikip na ayaw niyong bitawan. Intellectual, logical din. Pero may pagka-cold din. So, pareho nga kayo eh. Ngayon, same kayo ng energy. Utak niya din yung sinusunod niya. Stricto to. Maingat. Careful. Air sign, so intellectual talaga. Clear yung isipan nito. Gaya mo. And possible, stable din to financially. Ano ang financial status ng person na yan? The Magician. So ano to? Capable or kaya niyang gawin ang lahat, yung ganyan. Kaya niyang makuha yung kahit anong gusto niya. Na wala siyang emosyon or wala siyang care sa emosyon ng iba. May pagka, ano lang to, may pagka a little bit manipulative, yung ganyan, para makuha niya yung gusto niya, no? Or this is someone, a manifestor, na capable siyang makuha or ma-achieve yung kahit na ano yung gusto niya, yung ganun. Ganun yung person na yan. So, stable ba financially yung person mo na yan? Right now, unstable siya. Unstable financially. Pero, capable naman siya eh. Meron tong iniingatan. Or,
else ay meron siyang kinikip sa puso niya. Person ba to? Ang kinikip niya sa puso niya. Yeah, it's a person na malapit sa puso niya. Na strong yung bond niya or magaan yung loob niya or else ay kampante siya. May tiwala siya. Or komportable siya. Na nag-build sila ng strong bond. Ikaw ba yan? Yeah, ikaw yun. Yung person na kinikip niya sa puso niya, sa isipan niya, na still na-hold on siya. Pero financially, unstable financially, pero may matutupad siya mga wishes niya pagdating sa papirahan. May mga manifest siyang goals niya or ambition niya pagdating sa finances. So, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra. Ano ang feelings ng person na yan sa iyo ngayon? The world. Teka lang, taktan ko ah. In reverse yan. The world in reverse. Natakpan ko yun guys pag hindi ko kayong picture. Excited siya. Energy niya pala yung kanina. Ito yung feelings niya sa'yo. Excited siya and inspired to na mag-take ng action. Parang kakaroon ng fire. Fire, motivated, nagiging positive. Na magkakaroon pa rin yung beginning sa yung dalawa. Pag in-approach ka niya, pag nag-take siya ng action, na magkaroon pa ng another cycle sa yung dalawa. So, positive siya about doon. So, yeah. Yan yung feelings niya. So, good. So far, so good. So far, so good, diba? Good. Okay yung feelings niya sa'yo. Maghahanda to. Na and positive siya, hindi lang basta handa. Handa siya and inspired, positive, energetic siya. No? Nagkakaroon ng, kumbaga positive yung vibe ng person na to. Positibo siya na i-approach ka, na magsimula ng journey or ng relationship with you. Ganun, parang journey din kasi yung relationship na yun. Parang ganun na. You will be in a relationship. So, parang ano yun eh, parang journey din, di ba? Na makakasama mo sa, or yung, if you're in a relationship, parang sabay kayo nag-grow eh. Sabay kayo, no? Parang updated kayo sa buhay ng isa't isa, di ba? Siyempre, may kontakan kayong dalawa, kahit hindi pa kayo magkasama, yung gano'n, no? So, talagang merong connection, communication, kaya sabay kayo sa journey ng buhay nyo, yung gano'n. Parang may bundok, so merong excited to. Itong person na to, mahilig to sa mga challenges, sa mga adventure, no? Na parang para sa kanya adventure or it's so exciting to start a relationship with you. Parang mai-enjoy niya talaga. And yung parang na-rush yung adrenaline niya. Yung parang gano'n yung na-boost yung energy niya. Alam niyo, na-excite kayo. Yun. No? Excited siya to start a new beginning with you. To start an another cycle with you. Nakarelasyon ba to in the past? Hindi. Hindi mo siya nakarelasyon. Naging kaibigan mo ba to in the past? Yes, naging kaibigan niya. Or parang friend kayo or mutual. Mutual understanding meron ba sa inyong dalawa in the past? Wala. Kaibigan mo lang daw. Naging kaibigan mo siya or kakilala mo in the past. Yeah. Ay. Naging kakilala mo siya. Of course. Naging kaibigan mo nga siya eh. I mean, nagkaroon ba kayong dalawa
ng feeling sa isa't isa. Attraction. Wala daw. Pero siya nagkaroon ng feeling sa iyo in the past. Wala. Attraction. Attracts sa iyo in the past. Soul connection. Oo, soul connection. Pero, attraction and feelings, wala. Friend kayo, pero yung soul connection meron. Nafe-feel ka niya. Nagkakaroon na kayo ng connection noon. Pa. Pero naging kaibigan mo siya. Pero nagkaroon pa kayo ng disagreements. Wala na daw. Nagkaroon ba kayo ng conflict? Nagkaroon ba ng conflict sa inyong dalawa? Oo. Nagkaroon ng conflict sa inyong dalawa. Dahil din sa love. May gusto yan sa'yo dati pa. Yung person na yan. Oo. May gusto yan sa'yo. Heartbroken din siya sa'yo. Maring may ka-relation ka in the past, kaibigan mo siya. And then, yun. Naging kaibigan mo yan. Naging malapit. Naging malapit yung loob mo dyan. Oo. Naging malapit yung loob mo dyan sa person na yan. Yes. You feel nga, na-feel mo na siya yung destiny mo. Malapit yung loob mo sa kanya. Na, yun. Na gusto mo siyang makasama. Kaibigan mo yan, pero magkaiba kayo ng gender. Or naging friend mo siya, or sa circle of friends mo, or naging kaibigan mo talaga. Yung ganun. So, let's proceed sa kung ano yung deep feelings niya sa'yo, yung person mo na yan. Full of attraction. Yun nga lang. What's with the Seven of Pentacles in reverse here? Yung full of attraction with the King of Wands. Yung yung dati, kumbaga, wala ng pag-asa yung dati na ma-continue pa yon. So, parang wala na siyang galang mag-effort pa or i-continue or i-try na i-save pa yon yung dating wala na. Parang, tingin niya, oh, sayang na yung magiging effort niya. Pag still, umasa pa rin siya. Kasi, possible na nalaman niya na parang wala kang attraction sa kanya, wala kang gusto sa kanya, or hindi siya yung type mo, yung ganong. Pero, gusto niyo pa rin talaga rin yung beginning. Clarify ko lang. Yeah. Gusto niyo pa rin ng new beginning. Gusto niyo pa rin i-pursue ka. Gusto niyo pa rin bumalik sa'yo. Kung lumayo to, nag-give up, or parang nawala ng pag-asa, gusto nyo pa rin magkaroon ng new beginning kahit i-reject mo, kahit na ma-reject siya, talaga mag-take pa rin siya ng action, decisive pa rin siya. Kasi sobrang passionate to sa'yo, passionate, sobrang attracted siya sa'yo. Hinahunt ka nito or ihunt ka nito? Hinahunt ka na nito or ihahunt ka nito? Or gusto niya talagang magkaroon ng new beginning sa inyo, relationship. Yun yung dinidesign na dito. Parang mixed signal yung binibigay na information person dito. Ano ang nais niyo mangyari sa inyong dalawa ng person mo na yan?
It's with that. Gusto nyo mawala yung ano guys, yung soul connection sa inyong dalawa. Gusto nyo kasi naramdaman yung strong yung bond niya talaga sa iyo. Strong na maamo siya sa iyo. Strong yung bond niya sa iyo. Gusto nyo malusin yun. Ayaw nyo ma-stuck sa iyo. Papiliin lang siya. Ayaw nyo ma-stuck sa iyo. Na-in love to sa iyo. Tanong natin ah. Naging kaibigan mo yan. Na-in love yan sa'yo. Yung person na yan. Na-in love ba yan sa'yo? Sa katagalan, oo, na-in love siya sa'yo. Pero nawalan siya ng pag-asa eh. Nawalan siya ng pag-asa kasi possible may distance sa inyo dalawa with the three of wands or may kailangan antayin. Nawalan siya ng pag-asa. It's your friend or naging friend mo yan. Naging ka-close mo yan. Or nasa circle of friends mo. Nakagusto ba talaga yun sa'yo? Naging emotional din sa'yo. Hindi ka niya ma-let go eh. Malapit ka sa loob niya at mahalaga ka sa kanya. Importante ka sa kanya. Malaki yung worth mo sa kanya. Mahalaga ka sa kanya. Pero may pride din siya. Pagdating sa'yo, hindi siya guarded. Hindi ka niya may bitaw-bitawan niya. Hindi ka niya may let go. Mahalaga ka sa kanya. You're so valuable para sa kanya. May karelasyon ka ba at that time? Nung kaibigan na yan? Yung person na yan? Oo, meron. Kaya kaya pala, no? May karelasyon ka at that time. May gusto yun sa'yo. Maring hindi siya yung pinili mo or else ay nahiya na din siya magparamdam sa'yo, magsabi. Pero possible na na sinabi niya yung feelings siya sa'yo. Sinabi niya ba na may gusto siya sa'yo? Oo. Oo, sinabi niya sa iyo na may gusto siya sa iyo. Pero ni-reject mo ba 'yan? Eh may oo, kasi meron kang relasyon at that time. Kasi you're in a relationship at that time. Ano ang gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Yung person na 'yan? Lover's card. Yun naman, ang dami yung gusto mangyari sa inyo. Gusto nyo na nga lang na mawala na yung, alam niyo, hirapan kasi yun eh. Yung malusin yung bond niya. Yung strong connection niya sa'yo. Spiritually or possible na soulmate mo to, guys. Soulmate mo ba yan? Yung person na yan? Soulmate mo. Oo, soulmate mo yan. Kaya nga, nag-desire ka din na gusto mong makasama to eh. Para bang peaceful yung magiging buhay pag yun yung nakatuluyan mo. Yeah, it's your soulmate. Yan yung denied ng spirits para sa'yo. Pero, maaaring na-reject mo yan talaga eh. Dahil may karelasyon ka pa. Pero, hindi ba kayo nagatuluyan nung nakarelasyon mo? Nung naparamdam niya sa'yo ng feelings niya? Hindi. Hindi kayo nagatuluyan nun. Parang kabado ka sa karelasyon mo na yun. Sa kanya, parang kampante yung isip mo eh.
Parang siya yung possible nagko-comfort sa iyo eh. Siya ba yung nagko-comfort sa iyo? Oo. Oo. Siya yung nagko-comfort sa iyo. Oo, daw ang sagot. Oo. Na nai-ease yung sakit, nawala yung pain, nawala yung sakit na nararamdaman mo. So yan. Hanggang sa na-develop yung feelings sa'yo or talagang may feelings na talaga siya sa'yo, may gusto na talaga siya sa'yo. So yan. Ito guys. Ito yung gusto niyo mangyari sa inyong dalawa na magkaroon pa ng pag-asa. Na siro magkaroon pa rin ng growth kahit na na-stop. Maasa pa rin to. Gusto niyo pa rin talaga nga magsama kayo na magkatuluyan kayong dalawa. Na maging isa kayo. Yung ganon. Na you will be a lover. Na you will be in a relationship. Ano yung goal niya para sa inyong dalawa? Okay. What's with the Knight of Cups and the Five of Pentacles here? Yan yung goal niya. Kasali yung ano dito. Yung third party. Well, nung merong third party or you're in a relationship at that time, kung merong third party, kasi in a relationship at that time, yung goal ng person na to, ay iwanan ka. Or maghiwalay kayo. Or iwanan ka. Para mag-pursue ka niya. Para siya yung magtagumpay sa'yo. Kasi masaktan ka, iwanan ka ng ano. May pagka-selfish ng person na to. Para magtagumpay siya sa'yo. Pero, nagtagumpay ba siya sa'yo? Ay, hindi man. Oh, nagkaroon ng pag-asa daw. Nagkaroon daw siya ng pag-asa. Kasi naghiwalay na lang kayo nung, ano, okay, nagtagumpay siya, naghiwalay kayo nung parelasyon mo. Siya ba yung may paggagawan? Isa ba siya sa dahilan? Isa ba siya sa, kin-nurse niya ba yung relationship niyo nung dati mong person, parelasyon? Yeah. Kin-nurse niya na hindi kayo magkatuluyan. Oh, na magloko yung person. Nagagawa ng kalokohan, hindi kayo magkatuluyan. Bakit? Tingnan natin lang. Bakit? Bakit? Bakit yung kinurse na, na magkahiwalay kayong dalawa na hindi kayo magkatuluyan? Para kayong dalawa ang magkatuluyan. Of course. Bakit yung kinurse? Para maging unstable ka. Para iwanan ka nung ano na yun. You will feel unsecured, unstable, iwanan ka. Kasi na-reject mo siya. Eh, gustong-gusto ka niya. Bakit gusto niyang mangyari yan? Anong dahilan niya? Gusto niyang mag-offer siya ng cup of love eh. Gusto niyang magkaroon ng give and take siya yung dalawa. Tanggapin mo yung offer niya ng buong-buo. Accept mo yung offer niya. Kasi, manguli, ang gusto niya manguli lang kasi pagmamahal eh. Yung na-left out in the cold ka and then siya yung sasalo sa'yo. Siya yung magsisave sa'yo. Parang hero. Yan pala siya yung ng curse ng relationship niyo nung person mo. Nung karelasyon mo. See? Seryoso ba itong person na to sa'yo? Well, hindi kanya ma-let go, let go. Gusto kanya magpangasawa. One more card. Seryoso ba yan sa'yo? Oo, talaga. Oo. Yeah. Yan yung gusto niyang simulan. Gusto niya magtagumpay, guys, na magkatuluyan kayo, na mapangasawa ka, na bumuo kayo ng family. Na mamuhay kayo ng masagana, possible masagana na yung buhay niyan, or else
pag nagsama kayo, ang gusto niya ay maging masyagana yung buhay niyo kasi unstable siya financially right now, di ba? Maaaring may pinagdadaanan siya financially right now or emotionally. Yun yung ano niya talaga gusto mangyari. Yung magtagumpay siya na mapangasawa ka niya, na magkatuluyan kayo yung dalawa. Kaya nga kinurse niya yung relationship niya ng isang person mo eh. No? At siya yung may dahilan. Siya yung dahilan. Kinurse niya. Wala kang kalam-alam. Dahil ay gusto ka niyang maagaw. Gusto ka niyang mapasa ka niya. Gusto niyang kayo yung dalawang magkatuluyan. Hindi yung isang person na yun. No? Gusto niyang makuha ka niya. Gusto niyang siya yung magtagumpay sa'yo. Yung gano'n. Na kayong dalawa ang magsama. Ano ang halaga mo sa buhay ng person na yan? Ano ang halaga mo sa buhay ng person na yan? May halaga ka? Okay. What's with the four of wands in reverse here? Ang wish niya ay mawala yung restrictions. Parang merong in a relationship ngayon or else maybe ikaw. Hindi ba ito nakipagrelasyon sa iba? Itong person na to. Hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Ikaw yung inaantay niya. Hindi talaga, guys. Hindi talaga. Ikaw talaga yung minamanmanan niya palagi. Hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Ikaw lang talaga yung inaabangan niyan. Kung kailan ka niya makuha, mabingwit. Okay. Gusto niya kasi magtagumpay talaga sa iyo eh. Hindi susuko yan. Ang tingin ganyan. May wish siya dito nga mawala na yung mga blockage, restrictions. Yung mga hadlang. And yun talaga yung maghiwalay kayo ng isa na yun. Or kung sino may karelasyon mo or nakarelasyon mo na hindi ka ma-stop nun. Na maghiwalay at maghiwalay kayo nun nung mga nakarelasyon mo. Kasi gusto niya magtagumpay talaga sa'yo. Gusto niya talaga magtagumpay sa'yo. Gusto kanya talaga mapangasawa. Gusto niya siya yung magtagumpay sa'yo. So, siya yung nagka-curse sa mga relationship mo, sa mga nakarelasyon mo. Dahil gusto niya siya yung magtagumpay sa'yo. Siya yun. Devil ba yung energy ng person na yan? Devil ba? Kasi may pagka-selfish eh. Devil ba yung energy ng person na yan? Hindi naman. Pero selfish ba yung person na yan? Possessive. With the four of pentacles. That is someone na possessive. Para sa kanya, para ka sa kanya. Yung ganyan. Na gusto niya mapasa kanya ka. With the number, ilang beses lumabas yun? Four of pentacles. Possessive. Gusto niya mapasa kanya ka. Ayaw niya nga makatuluyan yung iba. Ayaw niya nga mapunta ka sa iba. Kung nagkakaroon ka ng bagong karelasyon, nagmamatsyag yan sa'yo. Kung nagkaroon ka ng mga karelasyon, gusto niya maghiwalay kayo. Hiwalay. Na hindi tatagal yung relationship na yan. Hiwalay. Four of wands. Yeah. Magkaroon ng breakup. Separation. Kahit na may karelasyon. Kung sakali na may karelasyon ka ngayon, gusto maghiwalay kayo. Kasi gusto niya kayong dalawa ang makatuluyan. Gusto niya siya yung magtagumpay sa'yo. Gusto niya mag-build ng family with you. Ikaw lang yung pinagtutuunan ng pansin ng person na to.
hindi siya na ipagrelasyon sa iba. Ikaw lang gusto niya. So, ito na lamang guys for collective rating. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sigurang ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nagka-resonate sa reading nito.